important kasi it's part of the self-care routine. Kailangan talaga ng body na mag-rest. Kung wala akong ginagawa, all I do is sleep. I would want to jump in lang and just pass out if I can. Pagkahiga mo talaga, bagsak na bagsak ka na. So yung brain ko, shut down lahat na problem. Nire-ready ka rin niya to fight for tomorrow. It's very important to recharge, especially if you're an active wheelchair user, is living life. It is everything. I can no longer function without sleep. Very important, which is ironic because I barely sleep. So yun na yung parang if natin sa self natin eh, yung pahinga, yung rest sa isang napakahabang araw. Bakit ko pa ipagdadam? Hindi nga dapat natin niroromanticize yung mga taong walang tulog. Uy, tatlong oras lang itulog, ang dami ko nagawa. Ano yung trabaho? Trabaho ka lang. Kaya hindi magpahinga. Kasi kung Diyos nga, nagpapahinga, di ba? After gawin yung ano, seventh day. Knowing that everyone who's important to me, they're healthy, they're comfortably living, na sila rin, nakakatulog sila ng maayos, na hindi lang ako. Knowing that I did my best, deserve kong matulog. I actually pray before I sleep, so that helps me. I do something for myself before I sleep. I usually end the night in Discord with my friends because same as me, they've also had long days, so we end up just playing or like complaining about work. Melatonin gum, siguro para makatulog lang. Ako, I think what makes me sleep at night talaga is that tomorrow, there is BTS. Okay, talagang yung real answer. Nakakatulog ako sa gabi kasi I know that the next day, I get to do what I love to do, which is design. With my recent relationship, minigyan niya ako ng ano, stuff cat. My cats, sometimes nakikitabi ako sa mom ko. If you're beside with someone na mahal mo talaga. Being with my husband kasi he's my safe person. Since kasi di ba couple kami, yung pagiging honest sa isa't isa. Yung mga little talks, siyempre may times na nag-exercise kami sa gabi para makatulog kahit pagod. Pag-ising ko parang wala akong problema kasi po kasama ko yung partner ko. Malipungatan ka lang ng konti, gumalaw ka, habulin ka na ng yakap. Right now, I don't think so. Yung ex ko before. Yung teddy bear ko. Yun na lang siguro yung Mickey Mouse teddy bear ko. When I'm sleeping with other people, takot ako na marunig nilang malakas ako humilik. This person kasi, he doesn't mind. I can say na no, there's a certain level of trust and comfort with being with a person, especially if you've known them for long enough. Parang sa kanya, I can be naked. Pagkasama mo siya, ina-unlock agad daw. You feel at home. Same. Ganun din. Komportable kasi kasama mo siya sa pagtulog. Mag-a-add. Minsan hindi ako sanay na matulog. Hindi siya katabi. I can be that vulnerable, I guess, with my mom. You know, sleeping next to her has always been calming. Another that I feel really comfortable sleeping in the same room with, although not next to because she kicks in the middle of the night, is my best friend. And also, I'm gonna count this, my dog. My best friends, my parents, and my pets. Yung sa akin naman, siya rin yung nahanap ko kasi nagiging totoo ako sa kanya. Kapag kaming dalawang magkasama, tanggap niya ako na kahit wala akong ayos, he has seen me at my worst, absolute worst. He has seen me with psychosis. He has seen me give birth to our child. Yung part ng nakikita mo yung spouse mo na unstable and nagse-self-harm, suicidal, psychotic, he was there. And he stood by me. I've definitely found people, plural, who I can be vulnerable with. I think it's been a lot of work building those relationships with those people who I can be vulnerable with totally. And it has been worth it because hindi ako nag-worry at night. Parang yung mga thoughts na parang hala, nobody knows who I am, ganyan. I don't think I have that running in my head because I have people in my life who know me, who see me.